Welcome to Invested Lifestyle. Sa mga bago dito, ako si Elaine. At before mag-comment ang mga tao, uunahan ko na sila. Hindi ako isang licensed financial advisor because I don't sell anything. Don't sell insurance, I don't need it. Alam ko, mas maraming tao ang mas matalino sa akin at mga licensed as they will introduce themselves in the comment section passionately. But what I can promise is I do not have any conflict of interest at gusto ko lang i-share lahat ng information na alam ko. Hindi rin naman ako nagmamarunong dahil I went to graduate school then that helped me to develop skills. But what I do have are a very particular set of skills. Skills I've acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. Research, analyze, at recommend solutions to problems. Madaming na-offend na financial advisor sa video ko about sa VUL, pero marami namang agree sa akin din na financial advisor. I talked to some of them and they gave me more insight in the Philippine scene. Whatever I said sa VUL video ko is still true. Mahihirapan lang kayong maghanap ng pure term insurance na 30 years sa Pilipinas. But sabi din ng mga financial advisor na nakausap ko, parang Lego ang insurance sa Pilipinas. Ang isang magaling na financial advisor can build a customized insurance product based sa inyong specific need. So, magsimula na tayo. Anong insurance company ang maganda? Tandaan nyo na ang insurance ay isang business. They don't care about us. They don't love us. They are a business. At pag-aralan natin ang business model nila. Insurance is pooled money, so pinagsama-samang pera. At ang business model nila ay nagdidepende sa diversification. So, mas marami silang customer, mas spread out ang risks, diba? So, for me, kung hahanap kayo ng isang insurance company, mas safe ang insurance company na mas malaki at international. Why? Kasi the risk is spread out, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang ikalulugi ng isang insurance company is if, for example, sabay-sabay, namatay yung mga tao or nagkasakit yung mga tao. If magkaroon ng isang disaster sa Pilipinas, the insurance company can still pay you dahil may mga nagbabayad ng premiums sa iba't ibang bansa. So, what if local lang yung insurance nyo? Baka maging insolvent sila? Take that into consideration. I would also choose ang isang insurance company na nasa stock exchange para mas transparent yung mga financials nila. Mas transparent ang isang insurance company, lalong-lalo na about their fees, more trustworthy. So, yun ang pipiliin ko. Another thing, kapag bumili ng insurance, think about the risk. The insurance company invests your money. So, sila ang umaako ng risk sa mga fixed term at whole guaranteed life insurance. Nung 2008 financial crisis, bumagsak yung mga investment ng mga insurance companies. So, para makabawi sila, tinaasan nila ang premium ng mga may hawak ng universal life insurance. Bakit hindi ng term at whole life insurance? Dahil it's fixed. So, sa kontrata mo sa universal life insurance, they are allowed to increase their fees in case this happens. It's legal. Again, I'm saying this para ma-assess nyo ang risk factor. So, dalawang risk mo. Isa, sa sarili mong investment, yung market movement, at you might be vulnerable to sa increased premiums. May mga articles online that I will link about dito, so do your own research. Another question, anong insurance ba ang kailangan ko? Unang-una, ang priority mo dapat ay health insurance. Mas mataas ang chance mo magkasakit kaysa mamatay. Lalo na kung wala ka pang dependent, kung mas bata ka pa. Siyempre, kung kaya mong both bilhin, bilhin mo both. Pero may mga taong hindi naman nila afford yun. Kaya kung wala ka pang dependent, unahin mo muna ang health insurance mo. Another question, kaano kalaki ang dapat na death benefit mo? So, I also work in government finance at ang number one na kailangan kong tandaan to make sure malayo ang mararating ng mga pera ng taxpayers is every cost. Kailangan kong tanungin, is it reasonable and necessary? Magandang i-apply din to sa buhay nyo. Before bumili ng kahit ano, tatanungin nyo sa sarili nyo, is this reasonable and necessary? Calculate mo ang needs ng family mo, yung mga bayad sa bahay, bayad sa kotse, income replacement, tuition,
tandaan nyo na ang insurance is for protection. It's not meant for investment. Ilang taon na ba mga dependents mo? Kung halimbawa naman, baby pa lang, then you need insurance at least up to maging financially independent na siya. Personally, kami ni Andrew, since wala namang kaming anak, yung insurance namin is only until mabayaran namin yung bahay namin dahil ayoko na nga naman siyang maging homeless, diba? So, kung may additional pa kayong tanong, please comment below para makagawa ako ng part 2 nito. Pero in this video, sasagutin ko rin ang 9 insurance buying hacks. Number 1 is comparison shop. Insurance is a long-term commitment. So, be very careful. Kung mausap ka ng at least 3 different insurance companies, at choose the best one for your needs. I will never buy insurance from an MLM. Always just buy insurance straight from the company. Ikakat mo yung middleman, hindi ka na kailangan magbigay pa ng dagdag na komisyon. Number 2, choose the right financial advisor. Make sure na your needs ang priority nila. Paano mo malalaman? Ask questions. Tanungin mo kung bakit sila naging financial advisor. The more transparent they are, the better. Ask for a point-by-point explanation, lalo na ng fees. If you are planning to buy a VUL, tanungin mo ang breakdown ng premium, cost of insurance, fees, investment. May mga insurance companies na akala mo hindi tumataas yung premium dahil sa paggawa nila ng chart nila, dahil walang breakdown. Pag sinabi ng agent na di tataas ang cost of insurance mo, it's a lie. VUL is a 1-year renewable term. Tataas yan habang tumatanda ka. So number 3, bago bumili ng insurance, itanong nyo muna kung saan kayo pwedeng mag-send ng complaint. Just in case, complaint sa company, or kung may complaint kayo sa policy, or may complaint kayo sa agent. Para just in case din, alam nila na you know your consumer rights at you are willing to stand up for yourself. Number 4, katulad ng sinabi ko sa video ko, huwag nyong i-cancel ang policy nyo agad-agad. Kung sa tingin nyo nagkamali kayo, make sure meron na kayong kapalit. Kahit isang araw lang kayong hindi covered, it's risky. Kawawa naman yung mga dependent. Personally, nung pinalitan ko yung VUL ko ng term insurance, I made sure na active na yung kapalit bago ko kinancel yung VUL ko. Pati yung bago nyong insurance, tanungin nyo kung how much ang bago nyong policy, so you can compute kung worth it ba siya. Sa VUL, pinakamalaki ang kaltas the first few years. So, if less than 5 years ang policy nyo, baka wala na kayong makuhang cash value. Sa health at critical illness insurance naman, make sure na tingnan nyo yung mga covered na sakit at pwedeng magpa-physical checkup kayo. Tanungin nyo din yung doctor nyo na based on your medical history, saan ba kayo prone? So, you can assess your risk. Number 5, do not pay annually. Mas maganda kung monthly or quarterly ang bayad nyo para if magbago ang isip nyo, mas madali kayong mag-cancel. Number 6, sa mga tao na napilitan lang bumili ng insurance dahil na-pressure sila or dahil sa impulse, meron tayong tinatawag na free look. Sa health insurance, 5 to 15 days ang free look period. At sa life insurance naman, ganun din. Yung mga ibang companies, meron silang 20 days free look. It means kung magbago ang isip nyo, you can get a full refund according to sa Insurance Commission ng Pilipinas. Number 7, bago kayo mag-renew sa FA nyo ng policy yearly, mag-set muna kayo ng meeting. In case na may mga changes na kailangan, for example, nag-away kayo mag-asawa, maaalala nyo palitan yung mga beneficiary nyo, di ba? Number 8, make sure na kompleto kayo ng mga kopya ng insurance documents nyo. Ilagay nyo ito sa safe place. May mga nabibili din na fireproof bags. Pwedeng ipatago nyo rin yung mga ibang kopya sa isang trusted family member or friend. At i-orient nyo ang inyong mga beneficiary kung ano ang gagawin kung may mangyari sa inyo. At kung saan nakatago yung mga insurance documents. Make sure alam nyo at ng beneficiary nyo ang steps kung paano mag-claim. Mahirap kapag you pass away or ma-hospital, tapos saka pa kayo magre-research, di ba? It happened to me with my dad. Wala akong idea. So, it's better to be prepared. Number 9, take care of your health. The healthier you are, the less insurance premiums you have. May mga life insurance din na binibigyan kayo ng incentives for being healthy. Gusto ko lang i-clarify na I am pro-insurance. I think everybody needs insurance, pero according to their needs. Against ako sa deceptive claims at misinformation.
Nung namimili ako ng master's degree, I chose public administration over an MBA dahil I want a career in public service, hindi para gumawa ng pera sa isang corporation. Ang purpose ko is to try to solve society's problems. Sabi nga sa article na to, I do it from the heart. I want to thank yung mga financial advisors who talked to me and helped me with this guide at sa mga nag-comment and who understood where I'm coming from. Isa rin pala sa mga resource ko sa guide na to is yung New York Department of Financial Services. Pero syempre, yung mga iba doon is hindi tugma dito sa Pilipinas. So, I made sure na it applies sa Pilipinas. I really hope na mas nalinawan kayo. So, most likely, marami na naman matitrigger at magre-react sa video na to. So, don't be shy and just put it in the comment below. Pati na rin yung mga naka-appreciate din or may mga additional na tanong pa, please feel free to comment. I really hope na mas nalinawan kayo sa video na to. At kung oo, please like, subscribe, and share this video para marami pang ma-educate. Always remember, invest more and keep it simple. Bye! I've been disconnected trying to find my peace. No time is money, I'ma invest it on me. For the ones I love, I've been staying low-key. But I'm coming back, better version of me. Upgraded. Life is beautiful, but what could be so ugly? Consuming bittersweet like edible, kicking gummies. Numb to the bullshit, waking up to new horizons. Cause I've been raising a bar to higher standards. No